Hello mga bata! Hello kids! Kamusta kayong lahat? Ngayon naman ay tatalakay natin ang Music 4 Quarter 1 Week 7 and 8. Huling linggo na ng ating pag-aaralan para sa Music 4. Kaya nga naman, umpisahan na natin! Ang Music 4, Quarter 1, Week 7 and 8, ito ay nasa Module 5. Magkasama ito, mga pulsong accented at unaccented. Para sa inyong Week 7 and 8, para sa most essential learning competencies, kailangan matukoy natin, ma-identify natin ang accented and unaccented pulses. So, ano ba yung mga accented pulses? So, tutukoyin natin yon ngayon. Okay, so bago muna ang lahat, balikan natin, no? Alamin natin, ang rhythm ay ang paulit-ulit na tunog na naririnig batay sa diin at tagal na tinatanggap ng mga note at rest. Ang mga note at rest na yan ay may mga duration, di ba? May mga haba ng pagtunog. May mga diin din. So, napapasunod ka rito kapag nakakarinig ka ng musika at madalas na igagalaw mo ang iyong ulo. No? Mga daliri, kamay, paa, sa pagsunod sa ritmo o rhythm. Ginagawa mo ito sapagkat nadarama mo ang pulso ng awit at tugtugin. Ang rhythm at tempo ng mga awit at tugtugin ay madaling natutukoy sa pamamagitan ng accent o diin na naririnig at nararamdaman sa unang kumpas nito. Okay, tandaan, ang accent o diin ay nararamdaman sa unang kumpas nito. Ang accent o diin ay karaniwang makikita sa unahang bahagi ng measure o unang kumpas ng beat ng isang measure. So, mamaya ipapakita natin kung ano yung tinutukoy na measure. Sa module na ito ay matutulungan kang maunawaan kung ano ang kahalagahan ng accent. So, sa dalawang week, may dalawang aralin tayo na bubuo sa module na ito. Sa aralin 1, tutukuyin natin at pag-aaralan natin ang accent at rhythmic pattern sa 2-4 at 4-4 time signature. Sa aralin 2 naman, ang accent at rhythmic pattern sa 3-4 time signature. Ano yung layunin natin? So, matukoy natin, kailangan matukoy natin yung accented and unaccented na pulso sa mga rhythmic pattern. Ikalawa, na ilalagay ang accent sa tamang lugar sa notation ng napakinggang tugtugin. So, tayo mismo ang maglalagay noon sa isang rhythmic pattern. Para sa subukin sa pakikinig ng rhythm, ng isang awit ay madarama mo ang mabibigat at magagaang pulso. Kaya't malalaman mo kung ang pulso ay napapangkat sa dalawahan, tatluhan o apatan. So halimbawa, sa pag-awit ng sitsiritsit, tignan natin ang lyrics ng sitsiritsit. Ayan, damhin mo ang ritmo ng awit habang inaawit ko ito. Sitsiritsit, talibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, ale-aleng namamayong, pasukubin yaring sanggol, pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong, mamamamang namamangka, pasakayin yaring bata, pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ayan, so naramdaman nyo ba yung pulso ng awit? Ayan, ngayon naman sagutin natin yung mga sumusunod na tanong, no? Tungkol sa awiting sitsiritsit. Napansin nyo ba yung gumaganda yung ulo ko kanina? So yun yung ritmo, yun yung rhythm ng awit. Isulat natin yung sagot nyo sa papel. Number 1 or letter A, ano ang naramdaman mo habang ikaw ay umaawit? Maaaring iba-iba tayo ng sagot, pero nagkakaisa tayo na may mabibigat at magagaang pulso at may paulit-ulit na ritmo. Diba?
May paulit-ulit na ritmo, parang nakakasabay ka sa indayog dahil sa saya ng awitin, dahil may paulit-ulit na ritmo. Ngayon, awiting muli ang kanta na may galaw ng katawan. So, kanina, naigalaw ko yung ulo ko. Pwede rin tayong sumabay sa pitik. Ayan. Ano ang napansin mo habang ikaw ay umaawit? O, kanina naitanong ko na yon. Ano ang napansin mo habang ikaw ay umaawit? Ayun, sumasabay sa ritmo ng titik ng awitin or sa tugtugin. Sumasabay sa ritmo, yung rhythm ay parang siritsi, talibang bang. Parang sumasabay yung ulo natin, sumasabay yung katawan natin, nararamdaman mo yung pulso ng awitin. Sa pag-awit mo ng sit-sirit-sit, marahil ay nararamdaman mo ang paulit-ulit na pulsong ito. O, tignan natin. Ayan, narito ang pulso ng sit-sirit-sit. Yung mahabang linya o stigmatization, ito ay i-represent natin sa mabigat na pulso. Samantalang yung maliliit na line ay i-represent natin sa magaang pulso. So, siya ay may magaan at mabigat na pulso. Sit-sirit-sit, talibang-bang, sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, ale-ale namamayong, pasukubin niya rin sanggol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong, mamamamang namamangka, pasakayin niya rin bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ayan. So, naramdaman nyo, yung pagpalakpak ko may madiin at magaan na pulso. So, meron tayong mabigat at magaan na pulso. Gamit ang iyong sagot ang papel, gawin at sagutin ang katanungan bilang isa at dalawa. Ayan, tignan natin ang nasa kahon. Iguhit ang simbolong nakikita mo sa itaas. Ayan, ng mahabang guhit. So, tayo ay mayroong dalawahang sukat ng pulso o dalawahang metro. Ibig sabihin, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayan, ipalakpak nga natin, kahit hindi sinasabi dito, ipalakpak natin para maunawaan natin yung sinasabing dalawahang sukat ng pulso o dalawahang metro. So, tandaan natin, ilagay natin itong part na to. Ito. Ilagay natin yan, ang tawag dyan ay diin or accent. Ibig sabihin, mas mabigat. Okay, so ano yung kahulugan ng simbolong iyong iginuhit? Nakatulad nito. Ayan, ang tawag dyan ay diin. No? Kapag nakita kayo ng ganito, ibig sabihin, mas madiin ang inyong pagpalakpak or mas madiin ang inyong pagbigkas doon sa awit. Ang tawag dyan ay accent. Ano ang kahulugan ng simbolong iyong iginuhit? Kopyahin ang titik ng awiting sit-sirit-sit sa iyong sagutang papel. Ilagay sa tamang kinalalagyan ang mahaba at maikling guhit sa ibaba ng bawat titik ng awit. Lagyan ng simbolong accent para sa mabigat na pulso, para sa ikatlong bilang at apat. Maaari mong i-record ang iyong gagawin at ipakita at iparinig sa iyong guro. So, magpapavideo kayo dito. Ngayon, ipapalakpak mo ang ritmong dalawahan sa sumunod at bibigyan din mo yung may mahabang guhit. So, babalikan nyo yung sit-sirit-sit. Yung ginawa ko kanina, yon ang inyong gagawin. So, pwede nyo i-replay ito kung hindi kayo nakasabay kanina. Ngayon, awitin muli ang sit-sirit-sit habang ipinapalakpak ng dalawahang pulso ang ritmong dalawahan. So, ganun yun, ha? Sit-sirit-sit, talibang-bang, sa laginto, sa lagubang. Okay? So, yun lang ang ating gagawin sa last part or sa letter D. O, ulitin natin. Sa una, ay kokopyahin nyo. Ayan. So, kokopyahin nyo ang mga titik ng awiting sit-sirit-sit. So, yung mismong lyrics.
at ilalagay nyo yung accent para doon sa mahahabang linya. So, nakita nyo kanina yung mahahabang linya, lalagyan nyo lang ng accent. Ano yung accent ganito? Ayan, sa mga mahahabang linya. Ngayon, para sa bilang 3 and 4, maaari mong i-record, no? Maaari mong i-record yung ginagawa mo na awit at iparinig sa guro yung iyong isinagawa. Sa letter C, ulitin natin, ipalakpak mo ang ritmong dalawahan. So, ganito lang gagawin mo. Yun. Ritmong dalawahan. Okay? So, tapos na tayo dito. Sa letter D naman, di ba umawit ako kanina, gagayahin nyo lang yon. Okay? Habang ipinapalakpak yung inyong kamay. Okay? So, tapos na tayo para sa gawaing ito. Number 3, sa ritmong apatan, ang mga pulso ay napapangkat ng apat-apat. Ang bawat sukat ay naglalaman ng apat na pulso o apat na kumpas. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, dapat nga ito ay mayroong mas mahabang linya, bar line, ayan, para maging rhythmic pattern. So, ginawa lang itong mahaba. Napapagkama lang kasi itong bar line, no? Kasi ang bar line talaga, mas mahaba siya kaysa sa stick notation. Pero, sinasabi lang ng module dito na lalagyan nyo ng diin lahat ng mahaba, no? Bilangin mo ang kumpas ng bawat sukat. So, meron tayong apatang sukat ng pulso. Again, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, nabilang natin ang sukat. Ngayon, letter B, kopyahin sa sabutang papel ang halimbawa ng ritmong apatan at lagyan ng accent ang itaas ng mahabang guhit. Okay, so lagyan natin ng accent. Okay, so ito 'yon. So actually wala itong bar line. Pero maaari 'yung lagyan, maaari din naman na hindi dahil ito lang 'yung nakalagay sa ano. Pero mas tama kasi yung meron, no? Kaya lang medyo malilito na tayo dahil hinabaan ng module ito, oh. Hinabaan ng author yung unang kumpas. Ayan. So basta malinaw na ito ay nahati sa apat, no? Apat na ayan. So rhythmic pattern. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, kopyahin ang sasagot ng papel ang halimbawa na ritmong apatan at lagyan ng accent ang itaas. So, nagawa na natin yon. Kung maayos mo nagawa ang A at B, maaari mo nang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Sagutin natin ang sumusunod na katanungan. Okay, so number 1, aling kumpas ang binibigyan ng mas mabigat na pulso sa ritmong apatan? So, ang binibigyan ng pulso sa apatan ay ang unahan. Ayan, unahang sukat or unahang linya. Binibigyan din ang unahan. Ilang kumpas meron ang bawat sukat kapag nasa ritmong apatan? Siyempre, meron tayong apat. Number 3, ipalakpak ang pulso sa ritmong apatan. Bigyan ng pansin na mabigat na pulso. Maaari mong i-record at i-video. Audio ang iyong ginawa. So, ganito ang gawin nyo. Apatang sukat ng pulso. Okay, so, napansin nyo na binibigyan din ang unang kumpas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so meron na tayo, apatang sukat ng pulso. Tapos na natin ang number 3. Ayan. So, ang aralin 1, ang accent at rhythmic pattern sa 2-4 at 4-4 time meter. So, balikan natin. Ang isang measure ay nabubuo sa magitan ng pagsasama-sama ng mga note at rest na ginagamitan ng bar line. Ang tawag dito, mga bata, ay bar line. Ayan, yung tuwid na linya. Sa musika, upang mabuo ng pangkat ayon sa nakasaad na time signature. So, ang time signature ay karaniwang makikita dito. Ayan, dito makikita ang time signature. Sa musika, ang paghahati ay kailangan sa pagpapangkat-pangkat ng mga pulso upang mabuo ang isang sukat na naglalaman ng bilang ng pulso o
kumpas. Ayan, so sa ritmong dalawahan, ang pulso ay napapangkat ng dala-dalawa. Ang bawat sukat ay mayroong dalawang pulso. 1, 2. Sa ritmong dalawahan ay maaaring nasa 2-4 time signature. May dalawang kumpas sa bawat sukat at ang note na tumatanggap ng isang kumpas ay ang quarter note. Dahil ito ay 2-4. Okay, so quarter note, tandaan, quarter note ang tumatanggap ng isang kumpas. So, kailangan makita natin sa staff yung mga quarter. Yung quarter note, ibig sabihin nun ay 1 sa 2-4 time signature. Isang kumpas din ang tinatanggap ng katumbas nito sa quarter rest. So, quarter note at quarter rest, ito ay may isang kumpas. Okay, pag-aralan natin ang rhythmic pattern na ito. Okay, so, gawin mo ang bilang 1 hanggang 3 sa iyong sagot ng papel. Ayan, tingnan natin, no? Tingnan natin maigi. Okay, so 1, 2, 1, 2. Ito rin ay 1, 2, 1, 2. Bakit ito ay 1 lang, kahit dalawa? Dahil ito ay 8 note yan, 8 note. Pinapakita siya ng tambalan karaniwan. At syempre, ang dalawang half, ang dalawang 1 half at 1 half ay 1. Okay, so ganun din dito. 1, 2, 1, 2. Ayan. So, ang rest din ay mayroong isang kumpas. Okay, gawin mo ito sa bilang na 1 hanggang 3. Okay, kopyahin ng staff. So, i-drawing nyo lang to. Siyempre, may mga guhit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4. Lim guhit yan. Okay, so, number 2, isulat ang bilang ng measure. Okay, ang bilang ng measure ay 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayan, ginawa ko na pala. Lagyan ng wastong bilang ang kumpas sa ibaba. Ito yon. Ayan, lagyan ng note na katulad sa unang measure. Okay, so yan yun. Ganyan lang ang inyong gagawin. Okay, so isulat ang bilang ng measure sa 2, 4. Sa ritmong apatan, ang bawat sukat ay naglalaman ng apat na pulso o apat na kumpas. 1, 2, 3, 4. Okay, sa metrong dalawahan or sa ritmong dalawahan, ito ay dalawa. 1, 2. Sa ritmong apatan, 1, 2, 3, 4. So, apat na pulso sa isang sa bawat sukat. Okay, so ganito ba yung sagot nyo? Okay, so hanggang yan ang sagot nyo, tama kayo. Ayan, so pag-aralan natin ang hulwarang ritmong ito o score na ito. Okay, so meron tayong 4-4, tapos meron tayong quarter note na may isang kumpas, quarter note na may isang kumpas. So meron siyang 1, 2, 3, 4 sa isang measure. So ang tawag dito ay isang sukat, isang measure. So ang nahati siya ng bar line. So ito ay may dalawa. Dalawa, so apat pa rin 'yan. Ito ay may dalawa tapos tig isa, so apat pa rin siya. 2 tapos ito ay 2 yung half note. Okay? So apat pa rin. So apat pa rin ito. Okay, ang sabi dito, gawin mo ang bilang 1 hanggang 3. So, gagawin natin ito sa iyong sagot ang papel. O, ngayon, kopyahin ng staff. Dodrawing nyo lang ito, itong buong rhythmic pattern. Isulat ang bilang ng measures. So, ayun na yun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, yan ang bilang ng bawat measure. Apatan. Lagyan ng wastong accent sa itaas ng unang kumpas ng bawat measure. So, ang accent, tandaan nyo kung paano isinusulat. Yan. Okay. So, ganyan lang kasimple, no? Okay, tuklasin. Upang makasunod sa dalay ng rhythm o ritmo ng musika, kinakailangan matukoy ang unang kumpas ng beat nito. Ang diin o accent ay karaniwang inilalagay sa unang kumpas upang maging malinaw na magkasunod ang daloy ng awitin o tugtugin. Ngayon, kopyahin ang mga halimbawa sa iyong sagotang papel. Lagyan ng accent sa unang bilang ng kumpas. So, 2-4. Lagyan lang natin ng accent sa unang
kumpas. So, sa pangalawa, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, ganyan lang, kasimple sa bawat measure. Kopyahin ang halimbawa sa iyong sagotang papel. At pag nakita mo ang sumusunod na note at rest na naaayon sa time signature gamit ang bar line, lagyan ng accent ang unahang bilang ng kumpas. Ayun, magba-bar line tayo sa 2-4. Ayan, sa 2-4, hahatiin lang natin. Ayan. So, yung mga unang kumpas, yon ang ating lalagyan ng diin. Next, 2-4. Ayan, 2-4. Next, 4-4. So, 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. So, lagyan na natin na ang unahan. Okay, so 4-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Tapos, ito ay apat pa rin. So, yun. Lalagyan lang natin ang unahang bilang. Okay. So, next. Sa tayo dyan. O, pag-aralan ang pyesa ng awit na tayo na. So, pakinggan natin ang awit na tayo na. Ang mga batay na maghanda na at lalakad na ang mga batay. Lalay na, lalayala tayo, lalakad na. So, medyo hindi familiar pero ang awit niya ay, ang mga batay narito na, maghanda na at lalakad na. Ang mga gamit ay lalahin na. La 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 la, tayo lalakad na. Ang mga batay narito na, maghanda na at lalakad na. Ang mga gamit ay lalahin na. La 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 la, tayo lalakad na. Ayan. So, sagutin natin ang sumusunod na katanungan sa inyong sagotang papel. Ano ang time signature ng awit? 2-4. Number 2, ibigay ang kahulugan ng time signature na matatagpuan sa pyesa ng awit. Ibigay natin ang kahulugan. So, 2-4, may dalawang kumpas sa bawat measure. Ito yon. May dalawang kumpas sa bawat measure na ang ibig sabihin naman ng 4, ibig sabihin naman nito ay siyang tumatanggap ng isang kumpas. So, ang quarter note o quarter rest. No, ang 4 ang tumatanggap ng isang kumpas, which is yung quarter note at quarter rest. No? Number 3, ilan ang measure na bumubuo sa awit? So, meron tayo, kung babalikan nyo, ay 16 measures. So, ngayon, kumopya ng tatlong rhythmic pattern sa pyesa. Pipili lang kayo. Ayan. Kumopya at lalagyan nyo ng accent yung bawat kumpas ng awit. O, yung 2-4. Syempre, yung pinakaunang kumpas, yun yung lalagyan nyo ng accent. So, malinaw yun? Okay, pag-aralan naman yung Inday Kalachuchi. Thank you.
yon. So, ano, thank you kay Teacher Rose V. Subscribe kayo sa channel niya dahil doon ay mayroong mga K-12 na songs. Ayan, thank you Teacher Rose V sa pagpapahiram ng music. So, yun mga bata ang Inday Kalachuchi. Okay, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ilagay ang iyong mga kasagutan sa sagutang papel. Number one, ano ang time signature ng awit? Kung babalikan natin, yung music piece, pwede nyo i-replay. Ito ay may 4-4 na time signature. 4-4 time signature. Ibigay nga ang kahulugan ng 4-4 na matatagpuan sa time signature o pyesa ng awit. So, ang kahulugan nun ay may apat na kumpas sa bawat sukat. Ayan yun. Ito, ibig sabihin, may apat na kumpas sa bawat sukat o bawat measure. Tumatanggap naman ng isang kumpas ang quarter note o quarter rest. Parang katulad din sa 2-4 at 3-4. So, ayun nga. So, ito ay may ilang measures buong buo sa awit. So, bilangin nyo yung sa bawat bar line, yun yung isang measure. Ito ay may 16 measures. Okay, kumopya ng tatlong rhythmic pattern sa pyesa. So, gawa lang kayo ng ano, kopya lang kayo ng isang hanay na gano'n. Okay, so bawat bilang ng kumpas, tapos lagyan nyo ng accent. O, kunyari yung unang hanay, yan, kukopyahin nyo yan. Tapos sulat nyo yung ano, yung mga notes na nandun. Tapos lagyan nyo ng accent bawat, ano, bawat unang kumpas. Ayan, subukan naman natin gawin ang mga sumusunod sa sagutang papel. Gumuhit ng dalawang staff na may jiklef at isulat ang time signature na 2-4 sa unang staff at 4-4 naman sa pangalawa katulad nito. So, gumuhit ng dalawang staff. Ayan, idodrawing nyo lang ito mga anak. Ayan, number 2, gamit ang dalawang staff na iyong ginuhit at ang iba't ibang mga uri ng notes at rest gaya ng mga ito. Ayan, so dito tayo pipili, syempre, ng mga notes at rest. Bumuo ng sariling rhythmic, bar line, bawat measure, nakatapusan ng bawat nabuong rhythmic pattern. Lagyan ng diin ng accent. So, gagawa lang kayo. Halimbawa, ito. Ayan, so bubuo kayo ng dalawa. So, may 1, 2, ay, anuhin natin sa gitna. Medyo gitnaan natin. Oops. Medyo igitna natin mga... Ayan, so bahala kayo na mag-ano. Basta ito ay dalawa. Ayan. Dalawa, so pwede rin quarter rest. So, maaaring mag-iba-iba tayo ng sagot. So, ito ay half note. Kaya ito ay may dalawang sukat din. Ayan, dalawa, dalawa, dalawa. So, ito ay 1, 2, 3, 4. E di, ganyan. 2, 3, 4. So, yon. Tapos, pwede rin isang whole rest. No? Tapos, ano? Ayan. 1, 2, 3, 4. So, kahit ano, pwede nyo gawin dyan. Okay? So, para lang malaman natin kung alam nyo kung paano binibilang yung bawat notes sa isang measure. Okay? So, lagyan daw natin ng diin yung unahan. Yan. Lagyan natin ng diin yung unahan. Lagyan natin ng diin yung unahan. Yun. So, next naman tayo. Pag-aralan ng mga sumusunod na rhythmic patterns. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. O, so, ito ay... Okay. Siguro nagkamali lang ito. So, dapat ito ay 4. 1, 2, 3, 4. Sunod. 1, 2, 3, 4 yan. Ganito yan ipalakpak. Ah, okay. Sige. Ito pala. Ito na pala. Ito na pala ito. So, titi. Ito pala yung... Ayan. So, yan yung... Nagkamali lang siya ng lagay. Okay. So, ito ay 1, 2, 3. So, ta, ti, ti, ta. Okay. So, isang bagsak pero apat na bilang. So, ganun yun.
ta ti ti ta ta ta. Okay, sa pangalawa naman, so meron siya isa, 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 isa. 1, 2, 3, 4, ti 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 ta ta. 1, 2, 3, 4, ti 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 ta ta. So, ganito yung tipi. Magkadugsong yan. Okay, so, tapos, ito naman ay ta, ta, ta. So, yun ay dalawa, pero isang bagsak. Tapos, ito ay apat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Parang ganun. Okay, ngayon, kumuha ng isang improvised musical instrument. Tulad ng patpat, bao, pares ng kahoy, at iba pa. Maghanda sa pagpapatunog nito, gamit ang mga sumusunod na rhythmic patterns. Bigyan ng pansin ang bahaging may accent at gumamit ng video o kahit anong recorder para maipakita sa iyong guro ang output. So, gamitin ang rhythmic syllables para maging gabay mo sa wastong pagtugtog. So, ganun lang ang gagawin. Maghanda ng papatunogin. No. Halimbawa, ano? Kahoy. 1, 2, at tapos na pili mo apatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, alam nyo na yan kasi ginagawa nyo na yan ng grade 1 eh. No, grade 1, grade 2, grade 3. At ngayon, parang ano na lang yan, kayang-kaya nyo na yan. Okay, so, metrong apatan. Ayan. So, tayahin. So, ito na. Sinagutan na ni Ma'am Roma. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel, ang salitang pupuno sa bawat pangusap. Ayan. Tandaan ang rhythmic pattern ay pinagsama-samang note at rest na nabuo ayon sa mga nakasaad na time signature. Sa metrong dalawahan, ang mga pulso ay napapangkat sa dalawang kumpas. Ang bawat sukat sa metrong apatan ay naglalaman ng apat na pulso o apat na kumpas. So, ang blank ay karaniwang makikita sa unang bilang ng bawat kumpas. So, alam niyo na yon, ito ay accent. May blank na bilang sa bawat measure ng 4-4 time signature. So, may apat na bilang. Okay? Ayan. So, para sa karagdagang gawain naman, ayan, kopyahin ng maayos ang iyong sagutang papel at sumunod at sumusunod na stop. Pangkatin ang mga note at rest. Lagyan ng accent ang unang kumpas ng bawat sukat. So, ano yung gagawin natin? Papangkatin natin yung mga notes at rest. Ayun. So, gawin natin. Kopyahin. No, kukopyahin nyo lang ito. Copy nyo lang ito. And then, pangkatin yung mga stop. Sa 2-4. Sa 2-4, syempre, lalagyan natin ito ng bar line. Ayan. So, 1, 2, 1 half, 1 half, 1 din yan. Ayan. So, napangkat na natin ang una sa 2-4. Ayan. So, sa pangalawa naman, pangkatin natin sa 2-4 din. Ayan. So, pare-pareho silang. Ito ay 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 2. Dahil ito ay magkasama, 1 half, 1 half, ay 1, and then 1, so 2. Number 3, 4, 4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ayan. So, meron tayong, so, yan ang ating magiging sagot. Meron tayong 2, 4. Number 1, 2, 4. 2, 4, and 3, 4. Ayan. So, sa pakikinig sa rhythm ng isang awit, ay madarama mo ang mabibigat at magagaang pulso. Kaya't malalaman mo kung ang pulso ay nagpapakita ng dalawahan, tatluhan, o apatan. So, pag-aralan natin yung stick pattern ng tatluhan. So, patik ng maigi. So, ito ay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sagutin natin ngayon ang gawain sa mga sumusunod sa iyong sagutang papel.
Number 1, ilang beses na ulit ang bilang na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sa ibinigay na halimbawa. Ilang beses na ulit? 1, 2, 3, 4. So, apat na beses na ulit. Yan, so sagutan natin. Ilang beses daw na ulit? So, apat na beses itong na ulit. Ano ang nakita or nakikita mo sa itaas na bahagi ng mahabang guhit? So, ang simbolong ito. Ang ibig sabihin niyan, ito ay accent. Accent ang tawag dito. Ano ang ibig sabihin ng simbolo sa itaas na mahabang guhit? So, ang ibig sabihin niya ay accent o madiin. Okay? Letter B, ipalakpak mo ang ritmo tatluhan. Ang mahabang guhit na ang naglalarawan sa mas mabigat na piso. Maaari mong i-record ang iyong ginawa. So, ipapalakpak nyo lang. Ganito ang gagawin nyo. Pa-record kayo sa inyong kasama sa bahay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa ritmong tatluhan, ang mga puso ay napapangkat ng tatlo-tatlo. Okay? Sa dalawahan, napapangkat ng dalawa-dalawa. Sa apatan, napapangkat ng apat-apat. Sa tatluhan, syempre, napapangkat siya ng tatlo-tatlo. Ang bawat sukat ay naglalaman ng tatlong pulso o tatlong kumpas. So, yun yung makikita sa measure. Sa bawat measure, may tatlong kumpas o tatlong pulso. Ang unang mabigat na pulso ay sinusundan ng dalawang magaang pulso. Katulad din ng 2-4 at 3-4. At 4-4. Okay. Accent at rhythmic pattern sa 3-4 time signature. So, narito na yung ating lesson para sa pangalawang bahagi. O, balikan natin. Tignan natin kung mayroon ka pang naalala tungkol sa mga sumusunod na idea. Gumamit ng sagot ng papel para sa iyong kasagutan. So, ayan. Number 1, ano ang iba't ibang bahagi ng note at rest? O, ano-ano ba yung mga bahagi ng note at rest? May whole note, whole rest. Half note, half rest. Quarter note, quarter rest. Eighth note, eighth rest. Sixteenth note, sixteenth rest. So, ayan. So, meron tayong whole note, half note. Quarter note, eighth note, whole rest, half rest, quarter rest, eighth rest. Yung binanggit ko kanina. Tingnan natin ang number 2, magbigay ng tatlong halimbawa ng iba't ibang note at rest kapag pinagsama mo ay magbibigay ng tatlong kumpas. Yung iba't iba daw note at rest. So, magagawa tayo. Yan, halimbawa, tatlong quarter note. So, yan ay tatlong kumpas, diba? Ano pa? Sige, pwede kayong magbigay ng halimbawa. Pwede namang isang quarter rest, tapos dalawang quarter note. Ayan. So, bahala kayo. Pili kayo dito na pwedeng pagsamahin, ipag-plus. Dahil alam nyo na kung ilan ang bilang ng bawat isa, pwede nyo itong eksperimentuhin. Paano nabubuo ang isang measure? O, kayo nga mga bata, paano nabubuo ang isang measure? At tandaan, nabubuo ang isang measure sa pamamagitan ng paghahati-hati ng mga note at rest. Ayon sa time signature, gamit ang bar line. Okay, ulitin natin. Paano nabubuo ang isang measure? So, isang measure, di ba, may staff? Yung isang measure na ganyan, na hinahati ng bar line, dapat yung nakapaloob nun, nakapaloob dun, halimbawa, ay kaugnay noong time signature. Okay? So, nabubuo, ulitin ko, ang isang measure sa pamamagitan ng paghahati-hati ng mga note at rest. Ayan. Ayon sa time signature. Gamit ang bar line. Okay? So, malinaw yon.
Kopyahin sa iyong papel ang mga stick notation. Ayan, stick notation ang tawag dito sa mga nakikita nyo. Sa A at B, palitan mo ng quarter note ang mahahaba at may ikling guhit. Katulad ng nasa unahang measure. Ayan, so papalitan lang natin. Kopyahin nyo na to ha. Ayan, gawin daw quarter note. So, ang quarter note, alam natin na may isang kumpas. Ayan, ganyan lang ang gagawin natin. Lahat yan, quarter note. Huwag nyo itong pagkakamalang bar line, ha? Ayan. So, dapat ito kasi ay bar line. May bar line na dito. Pero dahil yan ang nasa module, sige, pwede na. Ayan. So, nakita nyo yung mga accented symbol. Ayan. So, ibig sabihin, madiin dito sa bandang unahan ng katapat nito. Okay, so 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa tatluhan naman tayo. 1, 2, 3. Ayan. So, 1. Gawin nyo lang quarter note lahat. Ayan. Kaya lagyan nyo na lang ng ulo dyan. Pero sa totoo, dapat ito ay pantay-pantay. Ayan. Ilagyan lang ng mas mahaba para maalala nyo na ito ay mas mabigat. Katulad nito, o, pantay-pantay. Okay? So, ito, ipantay nyo na rin. Okay? Katulad ng nasa unahang guhit. Kung ganito ang sagot nyo, tama kayo. So, ang isang measure ay nabubuo sa pamagitan ng pagkasama-sama ng mga note at rest. Katulad ng sinabi ko kanina, na ginagamitan ng bar line upang mabuo ang pangkat ayon sa nakasaad na time signature. Yung time signature, makikita lagi yon sa unahan ng bar line dito sa bandang to. Okay, sa musika, ang paghahati ay kailangan sa pagpapangkat-pangkat ng pulso upang mabuo ang isang sukat na naglalaman bilang pulso ng kumpas. Okay, so pagmasdan ang staff na ito. Pagmasdan ang limguhit, narito ang tinatawag natin panghati o bar line. Ang bar line ay nagsisilbing panghati ng isang measure. So isang measure ang tawag dito kapag ka nakapaloob sa bawat panghati. Katulad nito. So ito ay isang measure, ito ay isang measure, isang measure. Oops. At isang measure. Okay, so ayan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, 4 measure. Meron tayong 4 measure dyan. Tapos, dito naman ay 3 sa 3, 4 din. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 measure din. 4 measure. Ayan. So, pag-aralan natin. Sagutin mo sa iyong sagutang papel. Ano ang time signature na nakalagay sa staff? So, unang time signature ay 3, 4. Tapos, pangalawa din ay 3, 4. So, ay. So, 3, 4. Ilang measure mayroon ang bawat stop? So, meron tayong 4. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ano ang ginagamit na panghati sa mga note at rest sa stop? So, meron tayong bar line. Ano ang mga uri ng note at rest na makikita mo sa stop? So, meron tayong quarter note. Sulat nyo na lang yung quarter note. Quarter note, half note. Sulat nyo na lang yun. 8 note. Ayan. Pinagsamang 8 note. Tapos, quarter rest. Ay, baliktad. Ayan. Quarter rest yun. Sige, sulat natin. 8 note. 8 note. Quarter rest. Quarter rest.
Yung. So, tapos na tayo dito. Tuklasin, upang makasunod sa dalay na rhythm o ritmo, ang isang musika ay kinakailangang matukoy ang unang kumpas ng beat nito. Ang diin mga bata o accent ay karaniwang inilalagay sa unang kumpas. Yan, paulit-ulit natin yung sinasabi. Upang maging malinaw na makasunod sa daloy ng awitin o tugtugin. So, ngayon, kukopyahin nyo ng maayos sa sagotang papel ang mga rhythmic pattern ng 3-4 time signature. Lalagyan nyo lang nakaupo lang bilang ang kumpas sa bawat note at rest. Lagyan ng accent sa unang bilang ng kumpas. So, lalagyan lang natin to ng, kukopyahin nyo to number 1, 2, tsaka 3. Ayan. So, lalagyan nyo lang ng bilang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Yon. So, ganyan lang ang ating gagawin. Ganyan ang accent. O, yan. So, tapos na tayo sa tuklasin. Ayan. So, anong ibig sabihin ng 3-4 time signature? Isulat ang iyong sagot sa sagot ng papel. So, ang 3-4 time signature, ang ibig sabihin niya ay ang 3 ang bilang ng note at rest sa bawat measure. Ayan. So, yung 4 naman at quarter rest na siyang tumatanggap ng 1 beat or isang bilang. So, nawa ay malinaw yun. Ayan, pag-aralan ng pyesa ng awit na Will You Dance With Me? Ayan. So, sagutin natin sumusunod na tanong. Pakinggan nyo na lang ito sa YouTube. So, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang time to signature? So, ito ay 3-4. Ilang measures ang bumubuo sa awit? Bilangin natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, meron tayong 16 measures. Kumopya ng tatlong rhythmic pattern sa pyesa at lagyan ng accent ang unang bilang. So, pwedeng ano, kopyahin nyo to. Halimbawa, ito. Kopyahin nyo yung unang linya, ikalawang linya. Bahala na kayo kung anong gusto nyo kopyahin. Ayan, basta kopyahin nyo tong part na to. Ayan, kopyahin nyo to mismo. Ayan, itong line na to. Tapos, lagyan nyo daw ng accent. Lagyan nyo na ng accent. So, yung ano, malapit dun sa bar line. Ayan. So, yan yung accent. Tapos na tayo sa number 1 to 3. Ayan, subukan mong gawin ang mga sumusunod sa iyong sagot ng papel. Kumopya ng isang staff na may G-clef at time signature. Gamitin ang mga sumusunod na mga uri ng note at rest. Bumuo ng sariling rhythmic pattern at ilagay sa bawat measure ng staff. So, tandaan nyo mga bata na dapat tatlo ang bilang na tinatanggap. Tatlo. Dapat 1, 2, 3 dito. Alam nyo naman ang bilang nito. Ito ay 4. Ang whole note ay 4. Ang half rest ay 2. Ang quarter ay 1. Ito ay 1 half. Ito ay 4 din. Whole note. Whole rest. Tapos ito, 2 to 1. So, pwede nyo pag-eksperimentuhan. Ayan, bahala daw kayong maglagay. Ayan, so ito ay 1, 2, 3. Sa baba nyo pala ilagay yung 1, 2, 3. Okay, next. So, bahala na kayo dyan ha. Kaya nyo na yan.
binilagay ko na dito yung bilang para maging guide nyo. Dapat ilalagay nyo sa stop. Dapat ito 3 din ang bilang. Kahit pagsamahin nyo itong dalawang ganito, ayan, 1 ang bilang nun. Okay? Ayan, isa-isip, tandaan, ang konsepto ng aralin. Sa pangkaraniwang kumpas, ang unang note o kumpas ng bawat measure ay binibigyang accent o diin. Okay? So, ang accent ng unang kumpas ng rhythmic pattern ay nagbibigay ng mas maayos na pagsalim sa mga tugtugin. Ang accent ay karaniwang makikita sa unang kumpas ng bawat measure. Sa musika, may tinatawag na malakas na kumpas at mahinang kumpas. Yung malalakas na kumpas, ito yung may mga accent o diin. So, tandaan yung apat na yan. Isagawa pag-aralan at unawaing mabuti ang mga sumusunod na rhythmic patterns. O, ta-ti-pi-ta, ta-ta-ta. O, ganyan yan. Ta-ti-pi-ta, ta-ta-ta. Ta-ti-pi-ta, ta-ta-ta. Isa lang pala dahil walang repeat mark. Ta-ti-pi-ta, ta-ta-ta. Ayan. So, yung 3-4 naman. O, tapos na tayo dito ha. Ganun ay palakpak yon. Dito naman sa pangalawa. Ti-pi-ti-pi-ta, ti-pi-ta, ti-pi. Ti-pi, isa pa. Ti-pi-ti-pi-ta, ti-pi-ta, ti-pi. Isa pa. Ti-pi-ti-pi-ta, ti-pi-ta, ti-pi. Okay, ito naman dito tayo sa last part. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ulit. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Okay, so yun ang tama, yung huli kong ginawa. Okay, gawin mo mga sumusunod na maaaring humingi ng tulong sa miyembro ng pamilya para pagsasagawa nito. Kumuha ng isang improvised musical instrument tulad ng patpat, bao, pares ng kahoy at iba pa. Maghanda ng pagpapatunog dito gamit ang mga sumusunod na rhythmic patterns. Okay? So, kumuha kayo ng bao, pares ng kahoy, o kaya patpat. Tapos, bigyan pansin ang mga bahagi ng may accent. Ibig sabihin, mas madiin nyo itong gagawin. Pwedeng gumamit ng video o kahit ano recorder para ibigay sa guro ng iyong nagawang output sa messenger. So, kailangan mo ito ipasa sa iyong guro. Gamitin ang rhythmic syllable para maging gabay mo sa wastong pagtugtog. Ayun, so yung rhythmic syllable na pinakita ko sa kanya, sa inyo kanina yun, ta-ti-pi-ta-ti-pi. Yung nauna doon, yun ang gawin nyo sa pagtugtog. Okay? So, gayahin nyo lang ako doon sa part na yon. Pero kailangan mayroon kayong patpat, kahoy, bao. So, yung mga instrumentong pang ritmo. Ang blank ay nagsisilbing panghati para mabuo ang isang measure. Ano kaya ito? Ito ay bar line. Next, ang blank ay karaniwang makikita sa unahang bahagi ng kumpas ng isang measure. Okay? Sa unang bilang ng bawat kumpas sa isang measure o accent. Ayan. So, may mga blank na bilang ang bawat measure ng 3-4 times signature. May katumbas na bilang ang bawat measure. May tatlong bilang. Ang pinagsama-samang note at rest na nabuo ayon sa nakasaad ng time signature ay tinatawag na ang pinagsama-samang note at rest, ito ay rhythm. Ritmo. Rhythm. Or sukat, no? So, malakas ang diin sa unang kumpas. Sa iyong papel, gumawa ng 5 rhythmic pattern sa 3-4 times signature gamit ang iba't ibang uri ng note at rest. Lagyan ng accent sa unang kumpas.
Oh, yan. So, pwede nyong balikan yung mga naunang rhythmic patterns, pwede nyong kopyahin. Tapos, may mga accent na rin doon, di ba? Basta tandaan na laging nasa unahan yung accent. So, karagdagang gawain, napakaraming gawain sa pagkatuto. Kopyahin mo yung sumusunod na step. So, pwede mo rin itong kopyahin yung ano, yung sabi kanina gumawa na rhythm. Kopyahin ang mga sumusunod na step sa iyong sagutang papel. Pangkatin ang mga note at rest ayon sa time signature gamit ang bar line. Lagyan ng accent ang unang kumpas. So, 1, 2, 3. Lagyan natin ang bar line. Lagyan ng bar line. Yan. Tapos na. Ayan. So, maraming salamat mga bata sa pagsubaybay. Like, share, and subscribe para sa mga hindi pa nakasubaybay. Para laging updated sa mga video na ating ina-upload. So, week 7 and 8 na tayo at abang para sa ating second cook. At maraming salamat mga bata dahil sa patuloy na panonood. Pwede nyo itong ipasa sa inyong